Isang magandang araw po sa inyo at sa bumubuo ng inyong award-winning na programa. Isa po ko sa mga masusugid ninyong tagahanga at listener. Sa katunayan pa nga niyan ay regular commentator ako sa inyong Papa Dudut Stories YouTube channel. Siya nga pala Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Santino. 25 years old na ako sa ngayon. At isang graduating college student at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang grocery. Santino ang madalas nilang itawag sa akin dahil masyado raw maamo at napaka-inosente raw ng mukha ko. Mukhang santo, ika nga. Sabi nga ng iba ay mukha raw akong seminarista. Sa kabilang banda ay hindi naman sa pagmamayabang pero marami ang nagsasabi sa akin na gwapo ako. Sabi nila ay mukha raw akong artista. Minsan nagugulat lamang ako sa tuwing nagbubukas ako ng Facebook dahil santambak ako ng friend request sa personal messages. Ako naman syempre magiliw na nakikipagkaibigan sa kanila. Hindi naman kasi ako suplado. Bagkos ay personal pa akong nagpapasalamat sa kanila dahil sa paghangang ibinibigay nila sa akin. Papadudod, simula pa lamang nang magkamalay ako. Alam ko na na isa akong lalaki. In short, ay straight. Mabilis akong humanga sa mga babae. Although marami nagsasabi na mukha raw akong santo. Kabaligtaran ako nang nakikita nila. Isa akong wild at liberated man. Siguro nagagawa ako ito dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ko. Wala namang pakialam sa akin ang tsuhin ko. Natatay-tatayan ko din. Sa maniwala ka o hindi, Papa Dudut, I lost my virginity at the age of 13 sa isang 27 years old na babae. Well, eksperimento lang naman ang lahat. Dahil na rin siguro sa curiosity. Simula noon ay marami na ako nakaromansang mga babae at sa edad kong ito, hindi ko na sila mabilang pa. Ewan ko ba kung sakit ba ito sa pag-iisip pero hindi nakukumpleto ang araw ko hanggat hindi ako nakikipagtalik. Sa puntong ito, Papa Dudut, ay hindi na ako nagmamalinis pa. At inaamin ko sa inyo ngayon na dati akong voyeur at exhibitionist. Sa katunayan nga, naging bida na ako sa isang skandal. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ay masaya ako sa aking ginagawa. Pero Papa Dudut, sinubok ng tadhana ang pagkalalaki ko. Nang tumungtong ako ng second year ay nakilala ko ang isang assistant professor na itatago ko na lamang sa pangalang Sir Jeric. Siya ang tipo ng lalaking kinakalokohan ng mga kolehiyala. Guwapo kasi ang professor ko na yon, matangkad, mistiso at maganda ang tindig at pangangatawan. Nakakatudaw din siyang tumitig at higit sa lahat ay pamatay ang kanyang ngiti. At dahil doon ay humanga ako ng husto kay Sir Jeric. Nagsimulang gumuho na rin ang isipan ko dahil sa isang iglap ay bigla akong nagkagusto sa lalaki. Hindi naman ako bakla dahil marami akong nakikitang lalaki na mas gwapo pa kay Sir Jeric. At mas maganda ang pangangatawan pero deadma lang ako. Pero hetong si Sir Jeric ay iba ang dating niya sa akin. Hindi lang basta paghanga ang nadama ko. Kundi pagnanasa, Papa Dudut. Sa kabilang banda, dahil sa pagnanasang yon kay Sir Jerry, kay inalam ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. May nasaga pa nga akong chismis na isa raw pedophile si Sir Jerry at binabata raw niya ang mga natitipuhan niyang estudyante. Pero hindi ako naniniwala sa mga chismis laban sa kanya dahil kung titingnan si Sir Jerry ay isang kagalang-galang na professor siya. Samantala, dahil sa mga lihim kong aktibidades ay tuluyang kong napabayaan ang pag-aaral ko. Lalo na sa subject ni Sir Jeric. Kaya hindi ako nagtaka nang matapos ang midterm ay lagapak ang grades ko sa kanya. Dahil doon ay kinausap ako ni Sir Jeric isang araw. Dumarami ang absent mo sa klase, Santino. Kung pumasok ka man, lagi kang late. Although wala naman akong problema sa iyo kung talino ang pag-uusapan pero dahil sa madalas kang absent, you always miss quizzes, recitation and homeworks.
Kung sa ibang professor mo ginawa yan, matagal ka na sigurong drop sa subject nila. Reklamo ng aking guro sa akin. Sorry po Sir Jerry, sagot ko. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sobra akong nahihiya sa kanya, Papa Dudut. Matanong ko lang, bakit ka ba nagpabaya sa pag-aaral mo? May problema ka ba? Usisa sa akin ni Sir Jerick. Halata sa kanyang boses na concerned siya sa akin. Pasensya na po kayo sa akin sir, meron lang po kasi akong pinagdaraanang problema kaya po ganito ang performance ko sa subject ninyo, pagtatapat ko. You know what? Kahit na may problema ka sa buhay mo, still may obligasyon ka pa rin na dapat mong gawin. At heto yon, ang mag-aral ka ng mabuti. Sa totoo lang ay naawa ko sa mga magulang mo dahil ang laki-laki ng tuition fee mo tapos nagbabagsak ka lang ng subjects. I'm sorry kung nasasabi ko ito sa iyo pero sana gumising ka. College is not a joke after all. Pangaral niya sa akin. I already computed your midterm grades and guess what? Your midterm grade is 57. Para makakuha ka ng 75 na grade sa final, kailangan mo makakuha ng pre-final grade na 93. Kakayanin mo ba yon? Napakataas naman po yata ng kailangan kong grade para makapasa sa inyo, ang sabi ko. Imposibleng maka 93 ako sa pre-final grade dahil hindi naman ako ganon katalino. Wala tayong magagawa, Santino. I'm really sorry. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay hindi ko napigilang umiyak. Sir, ayaw kong bumagsak. Ayaw mo palang bumagsak Bakit ka nagpabaya sa pag-aaral mo? Ang sabi sa akin ni Sir Jerick. Pagkatapos ay napahinga siya ng malalim. Sir, kahit po magpa-special project na lang po kayo sa akin. Ipasa niyo lang po ako Sir Jerick, nakikiusap po ako. Mananagot po ako sa tatay ko kapag nalaman niyang bumagsak ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Sir, nagkakamali po kayo. Wala po akong bisyo. Nagkataon lang po na sunod-sunod ang problemang dumating sa akin. Kamamatay lang po kasi ng nanay ko sa sakit at ang tatay ko naman, naloko sa pyramiding scam. Namumroblema na po ako sa pambayad ng tuition fee ko. Bukod pa doon, may problema pa ako sa trabaho ko sa grocery. At saka kakabray ko lang po sa girlfriend ko, pagtatapat ko sa kanya. Baka sakaling maawa sa akin si Sir Jerick. But the bottom line here is, kung may problema ka sa buhay mo, huwag mong dalhin dito sa eskwelahan. I'm sorry pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na babagsak ka. Mukhang desidido na ang guro ko na ibagsak ako, Papa Dudut. Ngunit hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Sir, pakiusap, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Pangako po, hindi na po ako magpapabaya sa pag-aaral ko. Ayaw ko nang dumagdag pa sa problema ng tatay ko. Sir, gagawin ko po ang lahat, ipasa niyo lamang po ako. Sa pagkakataong yun ay napasulyap ako sa aking guro na noon ay parang nangkangisi sa akin. Talaga? Gagawin mong lahat para lang pumasa sa subject ko? Tanong niya sa akin. Opo sir, gagawin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Pumasa lang po ako sa subject ninyo. Seryosong tugon ko. Balak ko sanang bigyan ka ng special project. Anyway, ganito ang gagawin mo. Pumunta ka bukas sa condo unit ko at doon ko sasabihin sa iyo ang special project mo. Ibibigay ko sa iyo ang address, ang sabi ni Sir Jerick sa akin. Ano, pupunta ka ba? Opo, pupunta ako, sagot ko. Papa Dudut, sineryoso ko ang babala sa akin ni Sir Jerick kaya kinabukasan ay agad akong napalusob sa address na ibinigay niya sa akin. Pero hindi ko akalain na ang pagpunta ko doon ay siyang magpapabago ng aking pananaw tungkol sa aking hilig. Pagpindot ko sa doorbell ay naghintay pa ako ng halos isang minuto ngunit nang buksan na ni Sir Jerick ang pinto ay napalunok na lamang ako. Tumambad kasi sa akin ang hubad ngunit nakatapis na katawan ng aking guro. Lihim akong napahanga dahil hindi ko akalain na ganun pala kasexy ang katawan ni Sir Jerick. Pasensya ka na Santino ha, magsha-shower sana ako Kaya ako nakatuwalya. Halika, pasok ka, ang sabi niya sa akin. Okay lang po sir, sagot ko habang palihim na namangha sa aking nasaksihan.
Pagkatapos noon ay inalok niya ako ng alak na maiinom. Nagkwentuhan at yun nga nakalimutan niyang mag-shower. Straight ka ba, gay or bisexual? Diretsahang tanong niya sa akin. That time ay kinabahan ako. Oo, alam kong straight ako pero pagdating kay Sir Jeric ay parang naguguluhan ako. Straight po ako, sagot ko. Eh bakit parang hindi ka sigurado? Usisa sa akin ni Sir Jeric. Sa ekspresyon ng mukha niya, napangisi-ngisi ay mukhang hindi siya naniniwalang straight ako. Kung straight ka, bakit napapalano ka habang nakatingin sa katawan ko? He teases me. I tell you, Santino, mas masarap pa rin ang feeling kung magpapakatotoo ka sa sarili mo. Anyway, I'm bisexual. Proud na wika ni Sir Jeric. Nagulat ako sa kanyang revelasyon at hindi ko rin ini-expect sa kanya na ganoon siya kaderechahan. Wala siyang pag-aalinlangan na inamin sa akin na isa siyang bisexual. And I'm proud of that. Yun nga lang kapag nasa school ako ay tinatago ko. Alam mo na, baka kasi masita pa ng mga pare sa eskwelahan ninyo at masisante ka agad. But you know, I'm planning to apply to another college or university after this semester. Dagdag pa ni Sir Jeric. Sir, ano po pala yung ipapaproject nyo sa akin? Tanong ko na lang sa kanya para maiba naman ang topic. Hindi naman mahirap ang special project na ipagagawa ko sa iyo. Actually, hindi ka magpupuyat or magka-cram. Simple lang ang gagawin mo. Susundin mo lang kung ano ang gusto ko. Ang sabi niya pagkatapos ay hinawakan niya ang aking hita. At tumingin siya sa akin at tila nangaakit. Lalo akong napalunok nang gumapang ang kamay niya patungo sa aking maselang bahagi ng katawan. Sir, teka po, ano po bang gagawin niyo sa akin? Kinakabahan kong tanong. I suppose you know what I mean, Santino. Ang sabi ni Sir Jeric sa akin bago niya inilapit ang kanyang labi sa akin at hinalikan ako. Nung una ay parang hindi pa ako komportable. Ngunit hindi nagtagal ay bumigay na rin ako at gumanti ng halik sa aking pinakapaboritong guro. Santino, don't worry. Everything will be alright. I promise. Ipapasa kita sa subject ko. Ipaubaya mo lang sa akin ang sarili mo. Bulong sa akin ni Sir Jeric bago niya tuluyang angkinin ng aking katawan. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Yun kasi ang first time kong makipagromansa sa kapwa ko lalaki. At inaamin ko na nagustuhan ko yon. Nakaramdam kasi ako ng kakaibang kasiyahan na kailanman ay hindi ko naramdaman sa mga nakasiping kong babae. After all ay tama pala ang mga chismis na isang ang pedophile si Sir Jeric. Mahilig siya sa mga bata niyang estudyante at isa na ako doon. Sa murang edad ko ay naranasan ko kung gaano pala kasarap mabuhay sa mundo. Thanks to my instructor dahil siya ang nagpaunawa sa akin noon. Samantala pagkatapos ng unang inkwentro ay muling naulit yon. Hindi lang isa kundi maraming beses kaming nagsama ni Sir Jeric sa iisang kama. Doon ay nagsimulang hanap-hanapin na siya ng katawan ko. Sa madaling salita ay na-addict na ako sa kanya. Pero isang araw nang muli akong pumunta sa condo unit ni Sir Jeric ay nagulat na lamang ako. Nang magbukas ng pinto ay isang babae. Siguro matanda lang siya ng isa o dalawang taon sa akin. Pero ang nagpagulat sa akin ay brad panty lang ang kanyang suot. Si Sir Jeric nandyan po ba? Tanong ko sa babae habang iniiwasan ko siya ng tingin. Mahirap na baka isipin niyang binabastos ko siya. Oo, nandito si Jeric. Sagot ng babae na parang natatawa. Ano ka ba? Bakit tayo mong tumingin sa akin? Hindi mo ba bet ang mga babae? Beggy ka ba? Diretsahan niyang tanong sa akin. Baka po kasi isipin niyo na binabastos ko kayo kapag tumingin ako sa inyo. Magalang pero kinakabahang sagot ko. Halika, pasok ka. Haya sa akin ang babae pagkatapos ay pumasok na ako sa loob. Pagkasara ng pinto ay muli siyang nagpatuloy. Estudyante ka ba niya? Opo, sagot ko. Kumakapo ka naman parang lola na ang kaharap mo samantalang mukhang magkasing edad lang naman tayo. Natatawang wika ng babae. Santino ang pangalan mo, tama? Oo, ako nga si Santino.
reply ko. Naikwento ka nga sa akin ni Jeric ang hot mong araw at masarap kasama sa kama. Tapos kwento pa nga niya sa akin halos mabaliw siya sa last encounter ninyo. Diretsahang kwento ng babae. Ha? Ikinuwento niya yun sa'yo? Wika ko. Para akong biglang nahiya sa babae. Okay lang yun, Santino, sabi ng babae. Anyway, estudyante rin niya ako. Nagpa-part-time siya sa university ng pinapasukan ko. Pagkukwento pa nito. Kyra pa lang pangalan ko. Nice to meet you, Kyra, nakangiting sabi ko. Pagkatapos ay lumapit sa amin si Sir Jeric. Hubot-hubad at tulad ng inaasahan ay napalunok muli ako. Napansin niyo ni Sir Jeric. Oh, napalunok ka na naman. Gusto mo na naman ba? Namula ang aking pisngi at sinubukang ibahin ang usapan. May dala akong pagkain para sa iyo, Sir Jeric, sabi ko sabay lapag sa mesa ng aking daladala. Maya-maya ay nagbihis na si Kyra at pagkatapos noon ay agad ding umalis dahil tinext na raw siya ng tatay niya. Siyempre kami na namang dalawang naiwan sa tirahan ng aking guro. Pampalipas ko lang si Kyra, pagtatapat ni Sir Jeric sa akin. But don't worry, alam niya yon. Actually sa katulad niyang playgirl, wala sa kanyang salitang seryosuhan sa pag-ibig, dagdag pa niya. Ganun po ba? Mahina kong sabi. Kung magseseryoso man ako sa pag-ibig, gusto ko ikaw, Santino. Pagpapatuloy pa niya. Halos mas speechless ako sa kanyang sinabi. Nakatitig lamang ako sa kanya habang siya ay mainit na hinahawakan ng aking mga kamay. I love you, Santino, bulong niya sa akin bago siya nagpakawala ng mga nagbabagang halik sa akin. Simula noon, Papa Dudut, ay officially naging magkarelasyon na kami ni Sir Jeric. In that point, I realized na mahal ko na siya. Kaya upang patunayan ang pagmamahal sa kanya, ay ibinigay ko sa kanya ang buo kong katawan. Sinigurado kong hindi ako magkukulang sa kanya. Kaya lahat ng klaseng pagmamahal ay ibinigay ko na sa kanya. At ganun din siya sa akin. Pero ang hindi ko namalayan ay masyado kong sineryoso ang pag-ibig ko kay Sir Jeric. Simula na maging kami ay naging possessive ako sa kanya at madalas akong magselos sa tuwing may inaakit siyang babae o lalaki na mas bata o mas matanda sa akin. Maski nga si Kyra ay hindi ko na pinapupunta sa condo unit niya. On the other hand ay inunawa na lamang ako ni Sir Jeric at madalas niyang iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Pero sa isang relasyon, hindi talaga maiiwasan ang pagdating ng mga pagsubok. Tulad na lamang isang araw habang duty ako sa grocery ay natanaw ko si Jeric na may kasamang lalaki. Magka-holding hands silang dalawa. Nakaramdam ako ng insecurities dahil gwapo, matangkad at mas maganda ang katawan ng lalaking kasama ni Sir Jeric, Papa Dudut. Aaminin kong nakaramdam ako ng matinding selos at gusto kong sugurin at pagsusuntukin ang lalaki. Samantala tina natanaw ako ni Jeric. Kaya lumapit ito sa akin kasama ang lalaking kasama niya. Bakit di mo ako ipakilala sa kasama mo? Sino ba siya, Jeric? Pag-uusisa ko. Halatang nagseselos ako ng mga oras na yon. Si Marky, estudyante ko sa college na pinapasukan ni Kyra. At saka may pinag-uusapan lang kaming mahalagang bagay, ang sabi ni Sir Jeric sa akin. Pagkatapos ay bumalik naman siya sa lalaking kasama niya. Marky, siya si Santino, estudyante ko rin. Papa Dudut, nainis ako sa pakilala sa akin ni Sir Jeric. Estudyante, hindi man lang niya ako pinakilalang bilang boyfriend niya. Halos nag-init ang pisngi ko sa selos. Tila nakahalata naman si Marky at nagpaalam siya sa aking boyfriend. Sir Jeric, mauna na po ako ha. May pasok ko po kasi ako bukas ng umaga. Okay Marky, you may go now. Mag-ingat ka, ang sabi ni Sir Jeric sa lalaki bago ito umalis. Samantala hinintay na ako ni Sir Jeric sa grocery hanggang sa matapos ang shift ko. Muli niya akong dinala sa kanyang tirahan. Nagpaalam naman ako sa aking ama, hindi muna ako uuwi ng bahay. Pagpasok pa lang namin ni Sir Jeric sa kanyang condo unit ay padabog akong umupo sa kanyang sofa. Oh, ano nangyayari sa'yo? Tanong sa akin ni Sir Jeric. Sino si Marky sa buhay mo? Diretsahang tanong ko. Estudyante ko, sagot niya. Halatang may iniiwasan siyang mapag-usapan.
Estudyante mo rin naman ako, hindi ba? Estudyante na lover mo. Eh teka, huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka, ang sabi niya sa akin. Santino, huwag mo nang pagselosan pa si Marky. Hindi kita ipagpapalit doon. Assurance niya sa akin. Sige, para mawala nang pag-aalinlangan mo. Ipaparamdam ko ulit sa iyo kung gaano kita sinasamba, Santino. Papa Dudut, nakakatawa man pero inaamin ko na nagselos talaga ako sa lalaking yon. Although noong mga panahong yon ay tiwala ako na hindi mangangaliwa si Sir Jerry, kaya nakaramdam pa rin ako ng pag-aalinlangan. Lalo na't alam ko sa aking sarili na mas lamang si Marky kesa sa akin. At saka kung titignan sa mga kilos niya ay mukhang mas agresibo siya sa sex kesa sa akin. Lalo na ako pagdating doon, Papa Dudut. Kaya hindi ko maiwasang ma-insecure kay Marky. Sa kabilang banda ay palaging kinakampante ni Sir Jerry ang loob ko, na kahit kailan ay hindi niya ako ipagpapalit kay Marky. Siyempre agad naman akong naniwala dahil bakas ko naman sa kanyang boses ang sinseridad na ako lamang ang mamahalin niya at wala ng iba. Ngunit kahit na anong gawing kong pagtitiwala kay Sir Jerry, kay hindi ko pa rin maiwasang pagdudahan siya. Napapansin ko kasi sa mga kinikilos niya noon na patuloy siya sa pagpe-flirt sa estudyante niyang si Marky. Labis akong nag-aalala noon dahil sobra ko nang sineryoso ang relasyon namin ng professor ko, Papa Dudut. Lalo akong nasaktan ang madiskubre ko sa cellphone ni Sir Jerick na nakikipagpalitan siya ng message sa messenger ng lalaking yon. At ang sama pa, panay love quotes at personal messages na may I love you ang nabasa ko. Doon pa lamang ay halos gumuho na ang mundo ko. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Sir Jerick. Pero sa halip na kumprontahin ang partner ko ay minabuti ko na lamang na kim-kimin ito. Samantala, isang gabi ay muli na naman akong natulog kasama si Sir Jerick. Pero that time ay tahimik lamang ako. Napansin yon ang aking boyfriend kaya agad niya akong tinanong. Naninibago ako sa mga kinikilos mo. Santino, may problema ka ba? Sa pagkakaalam ko ay wala ka namang bumagsak na subject ngayong semester. Yung final grade mo sa akin ay 86. Napabuntong hininga ako. Jerick, matanong ko lang ha. Ano ba ang kahulugan sa iyo ng pagmamahal? Tanong ko sa kanya. For me, love is what makes everyone happy, sagot niya. Aaminin kong disappointed ako sa kanyang sagot. Yun lang? Tama naman ang sinabi ko, hindi ba? Kung walang pag-ibig, hindi magiging masaya ang pamumuhay dito sa mundo. Paliwanag pa ni Sir Jerick. Tahimik lamang ako. Hindi ako umimik sa kanyang sagot, Papa Dudut. Alam mo, Santino, ang pagmamahal ay parang tubig yan. Tulad ng tubig, kapag wala ang taong mahal mo, mamamatay ka. Parang tubig ang taong mahal mo dahil nagpapaginhawa ito ng buhay. At kung kulang, mauuhaw ka at hahanap hanapin mo siya. Hindi makukumpleto ang buhay at pagkatao mo kung wala ang taong pinakamamahal mo, dagdag pa niya. Mahal mo ba talaga ako, Jerick? Seryosong tanong ko sa kanya. Teka, kailan ka ba naging emotero ha, Santino? Oo, mahal kita. Ganyan din ba ang sinabi mo kay Marky? Sa pagkakataong yon ay sumeryoso ang mukha ni Sir Jerick. Ano bang gusto mong puntuhin? Pasensya na, Jerick, pero pinakilaman ko ang cellphone mo ng isang gabi. Nabasa ko lang ang mga palitan ng text ninyo ni Marky and I found out na sobrang sweet ninyong dalawa. Well, alam ko na wala ako sa lugar upang magselos pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman kong selos sa mga lalaking nagiging malapit sa iyo. Lalo na kapag wala ako. Jerick, hindi naman sa selfish ako o possessive pero natatakot lang ako na maging masaya ka sa iba. At makalimutan mo kung paano kita pinasaya. Pag-amin ko sa kanya. Okay, aaminin ko na sa iyo. Marky is my pastime. Kahit kailan hindi ako naging seryoso sa lalaking yon. Maski din siya hindi seryoso sa akin. Reply niya sa mga sinabi ko. Sa pagkakataong ito ay may na-realize ako, Papa Dudut. Kung pastime mo si Marky, tiyak na pastime mo lang din pala ako.
Bakit mo ba palaging kinukumpara ang sarili mo kay Marky ha, Santino? Santino, iba ka kay Marky dahil mahal kita. At saka ano pa ba ang gusto mong ibigay sa'yo para mapatunayan ko sa'yo ang pagmamahal ko? Wika ni Sir Jeric. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang lumuha pa. Kaya ko palaging tinatanong sa'yo kung mahal mo ko dahil ayaw ko nang masaktan. Nasaktan na ako sa breakup namin ni Diana noon. Ayaw ko nang dumating sa puntong masasaktan muli ako dahil iniwan ako ng taong minahal ko ng lubos. Hinawakan ni Sir Jeric ang dalawa kong kamay. Bata ka pa, Santino. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa pag-ibig, ang sabi niya sa akin. Oo, maaring bata pa ako pero kami ang mas madaling masaktan dahil sa kawalan namin ng kamalayan pagdating sa pagmamahal. Alam mo ba nang mabasa ko ang mga palitan ninyo ng message? Lalo na may paila I love you pa si Marky sa'yo. Nasaktan ako. Halos umiyak pa nga ako eh. Pero anong magagawa ko? Kailangan kong tanggapin sa sarili ko na hindi tumatagal ang ganitong relasyon at hindi naman habang buhay kang sa akin na ibulalas ko sa kanya. Napabuntong hininga ang aking boyfriend, Papa Dudut. Please don't make this situation worse, Santino. Jeric, huwag naman sanang ikaw ang magbibigay ng pait na yon sa akin. Hindi ko kakayaning mabigo ulit ako sa pag-ibig, ang sabi ko sa kanya bago umalis ng kanyang tirahan. Pagbalik ko naman sa aking bahay ay dumiretso kagad ako sa aking kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Sobra talaga akong nasaktan sa mga natuklasan ko kay Sir Jeric, Papa Dudut. Dahil doon ay halos ibaling ko na lamang sa alak ang lahat ng sama ng loob ko sa partner ko. Maraming ang nagsasabi na ang mga kasing edad ko ay kailanman ay hindi naging seryoso sa pag-ibig pero nagkamali sila. Sa ganoong edad ay sineryoso ko na ang pagmamahal ko kay Sir Jeric. No wonder halos mapariwara ako ng dahil sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa sobrang depression ay tuluyan ko nang napabayaan ang sarili ko. Nang mga panahong yon ay sinubukan kong gumamit ng bawal na gamot. Baka kasi sa pamamagitan noon ay makalimutan ko ang mga sakit na dulot ni Sir Jeric. Pero nagkamali ako. Bigla din akong natauhan sa tulong na rin ng Diyos at muli kong binango ng sarili ko. Samantala, napansin ni Sir Jeric ang pagbabago sa akin at agad siyang nag-worry. Doon ay pinagtapat ko sa kanya na siya ang dahilan kung bakit unti-unting nasira ang buhay ko. Humingi naman kaagad siya ng tawad si Sir Jeric sa akin at inalo ako sa pag-iyak sa kanyang balikat. Pero nagpatuloy ang pagdating ng pagsubok sa aming dalawa ni Sir Jeric. Nang sumapit ang besperas ng Pasko ay isang pangyayari ang nagpasakit lalo ng aking damdamin. Alas 6 pa lamang ng gabi ay tumungo na ako sa condo unit ni Sir Jeric para ibigay sa kanya ang aking Christmas gift at syempre para mag-celebrate in advance ng Noche Buena. By 10 p.m. kasi ay uuwi na ako sa aming bahay para mag-celebrate naman ang Noche Buena kasama ang aking ama at mga kamag-anak. Excited akong nag-doorbell pero nang bumukas ang pinto ay tumambad sa akin si Marky na nakasuot lamang ng trunks. Anong ginagawa mo dito? Una kong tanong sa kanya. Nagpa-party lang kami ni Sir Jeric, Santino. Halika, pumasok ka, sagot ni Marky sa akin. Nang isara ni Marky ang pinto ay lumapit naman si Sir Jeric na hubot-hubad. Jeric, bakit nandito si Marky? Usig ko sa aking boyfriend. Pero sa halip na si Sir Jeric, si Marky ang sumagot. Bala kasi namin mag-celebrate ng Pasko habang alam mo na, nakahanda na nga yung video cam eh. Ano? Nasambit ko dahil sa pagkadismaya. Gusto mo, jumoin kasama ni Sir? Ano, threesome tayo? Suhestyon pa ng damuhong si Marky. Sa puntong yon ay nagsalita na si Sir Jeric. Total eh, Pasko naman, Santino. Halika, samahan mo kaming magsaya ni Marky. I'm sorry pero hindi ako baboy. Galit na sabi ko. Sumabay na rin si Marky sa pagkairita ko. Teka, anong problema mo, Santino? Buti pa nga sinasama ka namin ni Sir Jeric sa kasiyahan eh. So gusto mong palabasin na utang na loob ko pa sa'yo na isalin niyo ako sa kababuyan ninyo? Kung ayaw mo, edi wag, sigaw ni Marky sa akin.
At dahil sa napikon ako ay dalawang suntok sa mukha ang inabot niya sa akin. Gumanti rin si Marky ng suntok sa akin. Si Sir Jeric naman ang umawat sa aming dalawa. Tama na yan! Huwag na kayong mag-away sa harapan ko. Galit na sabi ni Sir Jeric dahil sa mga nangyari. Napansin ko namang tumulo ang dugo sa aking ilong na dali pala ito ng suntok ni Marky. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na napigilang umiyak. Akala ko ba Jeric tayo lang dalawa? Akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo talaga ako, bakit mo ako ginaganito? Santino, we're just having fun, ang sabi naman ni Sir Jeric. Ganon? Fun lang ba sa'yo ang pag-ibig? Fun lang ba sa'yo ang sex? Pwes ako hindi, sigaw ko. Alam mo Sir Jeric, malaki ang paggalang ko sa'yo dati pero dahil sa eksenang ito, na-realize ko na hindi ka pala kagalang-galang. Wala kang karapatang husgahan ako, Santino. Galit na wika naman ni Sir Jeric. Papa Dudut, halos sumagulhol ako ng mga oras na yon dahil sa sobrang sakit. I'm sorry Sir Jeric pero na-realize ko na hindi tayo para sa isa't isa. Iba ang pananaw natin sa pag-ibig. Alam kong hindi mo kaya na ako lang ang mamahalin mo. Kahit masakit sa akin, sige. Tatanggapin ko ang katotohanan yon. Sige Sir Jeric, aalis na ako. Pasensya na kayo at naistorbo ko pa ang paglalampungan ninyo ni Marky. Siya nga pala, eto palang regalo ko sa iyo, Merry Christmas. Sir, goodbye. Yun ang huli kong sinabi sa kanya bago ko umalis ng condo unit niya. Papa Dudut, yun na siguro ang pinakamalungkot na Pasko sa buong buhay ko. Doon kasi tuluyang gumuho ang mundo ko. Paskong Pasko noon pero wala akong ginawa sa bahay namin kundi ang magkulong sa kwarto ko habang nag-iiyak na magdamag. From there I realized na baka karma lang ang nangyari sa akin dahil naging mapaglaro ako sa pag-ibig noon. Simula ng eksenang yon ay tuluyan ang nasira ang buhay ko. Napabayaan ko na ang pag-aaral ko at tuluyang bumagsak ang mga grades ko na naging dahilan upang tumigil ako sa pag-aaral. Nalango din ako sa bisyo tulad ng alak at bawal na gamot. Ginawa ko lamang yon dahil masyado akong nasaktan sa mga ginawa sa akin ni Sir Jeric at gusto kong makalimot. Dumating din sa puntong nagtangka akong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti pero nailigtas ako ng tatay-tatayan ko. Sa mga problema ko ay naging sandigan ko sa lahat ng problema ko ang tatay-tatayan ko. Ipinagtapat ko sa kanyang tungkol sa kasarian ko at sa relasyon namin ni Sir Jeric. Buti naman at naunawaan ako ng tatay-tatayan ko at sa halip ay binigyan niya ako ng payo. Tinulungan niya ako na muling makabangon sa pagkakadapa ko sa putikan. Nung una nahirapan akong mabura sa isipan ko si Sir Jeric. Kahit na anong gawin kong paglimot ay aminado akong mahal ko pa rin ng lalaking yon. Hanggang sa muling nag-cruise ang landas namin ng one of those ni Sir Jeric na si Kyra. At dahil ako ang may trabaho sa amin at ako ang lalaki, nilibre ko si Kyra sa isang sikat na coffee shop. Doon ay nagkwentuhan kami at ipinagtapat sa akin ni Kyra na huminto na siya sa pag-aaral kasi buntis siya. At ang ama ng kanyang dinadala ay walang iba kung hindi si Sir Jeric. Tinanggihan ni Sir Jeric ang anak namin at hindi raw niya kami pananagutan. Ang kwento sa akin ni Kyra na halos maiyak din dahil sa nangyari sa kanya. Inamin din niya ang minahal din niya si Sir Jeric pero nang nagsawa na ito sa kanya ay para siyang basahan na itinapon. Sa sobrang awa at konsensya na rin ay humingi ako ng tawad kay Kyra dahil alam kong ako ang dahilan kaya tinalikuran siya ni Sir Jeric. Iwalay na kami ni Sir Jeric, ang sabi ko sa kanya. At ikinuwento ko nga sa kanya ang nangyari sa amin noong Pasko. Hindi ka na ba makikipagbalikan pa sa kanya? Usisa sa akin ang babae. Tumango lamang ako bilang tugon ko. Papa Dudut, sa pamamagitan ni Kyra ay na-realize ko na hindi ko na dapat mahalin si Sir Jeric. Mas nararapat si Kyra dahil si Sir Jeric ang ama ng kanyang dinaadala. Bukod sa mahal na mahal pala ni Kyra ang partner ko, on the other hand ay minabuti ko na lamang na lumayo kay Sir Jeric bilang bahagi ng pag-move on ko. Tinanggal ko ang alamang uri ng komunikasyon sa kanya tulad ng cellphone, email at Facebook. Nag-decide din akong manirahan na lamang sa probinsya namin sa Cavite dahil madalas akong guluhin ni Sir Jeric sa bahay namin.
Lumipas ang ilang buwan ay unti-unti na ako nakapag-move on sa mga problema ko. Doon na rin ako sa Cavite nagpatuloy ng pag-aaral. Nagbago na rin ang lifestyle ko. Pinanindigan ko na ang pagiging mukhang santo ko. Tinalikuran ko ang anumang makamundong pagnanasa at sa halip ay nanumbalik ako sa Diyos. Naging volunteer din ako sa isang organisasyon ng mga kabataang naglilingkod sa simbahan at komunidad. Sineryoso ko na ulit ang pag-aaral ko at nang matapos ang first semester ay laking gulat ko na maging dean's lister ako. Pero syempre hindi maiiwasang dumating ang mga pagsubok sa buhay. Isang araw ay hindi ko akalain na magkukrus muli ang landas namin ni Sir Jeric sa isang lugar sa Cavite. Pinilit niya akong makipagbalikan sa kanya. Pero humindi na ako. Ayaw ko nang balikan ang nakaraan at ayaw ko na ulit masaktan ng dahil sa kanya. Yes, Papa Dudut. Isanarado ko na ang aklat ng pag-iibigan namin ni Sir Jeric. Although nasasaktan pa rin ako ay tiniis ko yon. Kailangan ko kasing tanggapin na mali ang relasyon namin at kailanman ay hindi tatagal ang ganong klase ng relasyon. Nung una, hindi matanggap ni Sir Jeric na hanggang doon na lamang ang relasyon namin. Pero dahil sa pakiusap ko ay natanggap din niya ito kinalaunan. Nagpakalayo-layo na rin siya at kailanman ay hindi na nagpakita sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay totally nakapag-move on na ako. Simula nang nagbalik loob ako sa Diyos ay naging tahimik na ang buhay ko. Sunod-sunod na rin ang swerteng dumarating sa akin. Sa ngayon ay working student ako sa isang grocery sa loob ng mall dito sa Cavite. Meron na rin akong girlfriend sa ngayon. Ang pangalan niya ay Joanna Marie. Masaya ako sa piling niya kasi napakabuti niyang tao. Sa totoo lang, siya na ang gusto kong mapangasawa after kong graduate ng college. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin. Muli ay nagpapasalamat na rin ako sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Sana kung papala rin ay gusto ko sanang mamit ka ng personal. Idol na idol kasi kita. Sa mga listeners mo naman dyan, tandaan na ang pag-ibig ay hindi isang laro kundi isang responsibilidad. At sa mga tao na gustong magbagong buhay, sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Tandaan ang pagbabalik loob sa Diyos ang tanging makapagbibigay sa inyo ng tunay na katahimikan at kasaganahan. More power sa inyo, Papa Dudut, at sa mga masisipag na tao sa likod ng inyong successful na programa sa radyo at maging sa YouTube. God bless you all. Lubos na gumagalang, Santino. Maraming salamat, Santino, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. Nakakalungkot na nahulog ka sa isang mapagsamantalang tao tulad ni Jeric. Sinamantala niya ang iyong kahinaan to his advantage. Niloko at sinaktan ka lang niya emotionally. Kaya nararapat lang ang desisyon mong hiwalayan na si Jeric dahil isa siyang halimaw na sumisira sa magandang imahe ng ating mga guro at educators. Sa mga listeners natin na may katulad na karanasan tulad ni Santino, ay huwag po kayong magsettle sa isang relasyong puro lamang pagtataksil at pananakit. Kung sa tingin mo ay emotionally at physically abused ka na, stop ka na! Dahil patunay lang yan na hindi ka mahal ng taong yon. So bakit mananatili ka pa sa kanya? Mga kaibigan, ito ang tatandaan po ninyo. Hindi mo mahahanap ang tamang tao kung ipipilit mo pa rin ang maling tao na maging tama para sa'yo. At hindi nyo rin kailangan ng taong sisira ng tiwala mo. Ang kailangan mo ay ang taong kahit na nakatalikod ka ay pinapahalagahan ng tiwalang ibinigay mo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut.
Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Stories, Papa Dudut Stories.